titingin muna ako dito ng anong weather. So, lakas ng ulan dito. Ulan. So, weather. Weather network. Dito sa Ontario. Sino kausap ma? Uy! Sino kausap ma? Come here! So yun, palis na ulit ako. May biyay na ulit ako ngayon. Then... Kausi! Na ako. Kausi! Say hi! Daddy, you hold. You hold. Okay, hold. Oh. Wait. Oh. Say hi, vlog. So yan, nakapagpatid na ako dito sa yard. Bibiyahin na ako. So, nakapawarm up na ako ng truck, nakapag free trip na. And papalam na ako dito sa... Hi! Kiss mo na ako! Kiss mo na ako! Pakis! Car! What's that? Car! Car? Yes. Car? Bye-bye! Bye-bye na, bye-bye! Bye-bye! Love you! Bye-bye! Bye! Oh, ingat kayo ha! Love you! Saan kayo pupunta? Huwag kayo puro gastos ha! Shopping! Bye! Bye-bye! Bye-bye! Oh, ingat ha! Yes, ma. Love you! Love you! Dila sa stoplight! Dendro chan yan. GPS mo na? Saan ang GPS? Dito. Disconnect mo. Saan ka pupunta? Doon? Shopping. Ha? Pasyal ikaw, pasyal. Mali lang dito. Pasyal ka. Walo. Say bye-bye. Bye-bye. So yun na nga, pabalik na ako rin ng biyahe after ng aking day off. After ni Susawa, visit lang ako. Kasi kailangan ko bumiyahe uli ngayon para timing na timing yung balik ko. Pasko na. Dito na ako papasko. Bukong naman ako ng Pasko. Dito sa Winnipeg. So, 36 hour reset. Then back to the road na. So temperature ngayon is 0 dito sa Winnipeg. Bukas is medyo mag-snow yata ngayon. So ang biyahe ko ngayon is papunta ng Ontario. So every time na mag 36 hour reset ka, mabubuo mo yung 70 hours mo na oras. Canada is 70 hours in 7 days. Sa US is 70 hours in 8 days. So kapag ka naubos mo na yung 70 hours, pwede kang mag-break up ngayon ng oras. Kung ano yung dinrive mo nung unang araw, yun ang ibibigay sa'yo sa pa 8 days na driving time mo. Kung halimbawa nag-drive ka lang nung first day mo ng 8 or 9, sa bawal pa 8 days mo sa Canada, yun, ibabalik sa'yo yun yung 8 hours. So tawag doon is recap hours. So sa US naman pa 9 days. So kapag ka naman sinagat-sagat mo lahat ng takuan, ang oras mo, ubus agad ang oras mo, ilang days pa lang ubus na. So kapag ka naman naka 14 days ka naman na consume yung
mag-work. So kailangan mo talagang mag 36 hour reset. Kaya kahit anong hataw mo sa biyahe, kahit anong paspas mo sa biyahe or kung makadahi kahit anong hingi mo ng load, kung gusto mong bumiyahe, kung wala ka namang oras, wala, hindi ka rin makakatakbo, hindi ka rin makakabiyahe. So per miles nga tayo binabayaran, I mean per miles kami binabayaran dito sa trabaho namin, pero meron pa rin kaming oras na sinusunod. At hindi lahat ng layover, waiting time, binabayaran. Depende po yan sa sitwasyon. Kapag ka maaga ka sa delivery, walang bayad yung layover mo, no, waiting time, kasi maaga ka doon sa appointment time ng delivery mo. So kapag ka na-late ka naman, depende rin. Pagka in-accept ka ng kahit late, merong ibang customer na hindi nila i-accept kasi meron silang mga naka-appointment na receive na load. So ang ginagawa, nire-rebook nila. So pagka na-rebook naman nila yon, eh yun, napahirap pa naman ngayon maka-claim ng layover. Kasi late ka. Depende rin naman sa situation lagi yon. Pagka ganito namang masama ang panahon, pag nag-road close, yun, wala rin bayad yun. Doon kami natatalo, mga owner operator, kapag ka nagsasarado ang daan, yan. Kasi wala pang bayad yun. Kaya kumikita po talaga lahat. Per miles, but may oras pa rin kami sinusunod. Nagtatrabaho kami sa isang araw ng 13 hours sa Canada, 11 hours sa US. Load. Tire check muna, tire check. Tire check. Check. Oh, dito ako sa turnout. Enter check muna ako. Medyo na nga mo yung gulong. Preno, ngamoy. Ang dilim oh. Medyo maulan. Sa Bowie, Ontario. Pag-ipag
lagi. So, baka hanggang buwan lang ako nito. Nipigun. Medyo pagi. Pagi na, tas umulan. Temperature plus 3. So, medyo okay-okay pa. Tutunaw na umulan. So, meron pa akong 5 hours drive. So, pwede pa. Sa inyo, no, papunta ko ng Toronto. So, doon ako magde-deliver by Friday. Ngayon is Wednesday. So, tama-tama. Dalawang tulog bago makarating ng Toronto. Wala sanang moose or deer. Agad itong mga panahon, naglalabasan ng mga moose. Malamig na kasi. Dito yung maghihiwalay yung dalawang daan papunta ng Toronto. Yung diretso yung Highway 17, tapos yung pakaliwa rito is 11. Ngayon yung 17 kasi nandyan yung matatarik na ahon at saka lusong. So chinek naman natin doon sa chinek ko rin sa weather network. Medyo malakas ang ulan at hangin dyan sa 17. So dito ako dadaan sa 11. Kasi unang-una mabigat yung load ko. So mas makonsumo ako ng fuel dyan sa ahon. So kaya dito ako dadaan sa patag para hindi siya magkaroon kalakas sa fuel. At least ano siya, patag. Ayan, dito yung maghihiwalay. So, konti lang naman yung diferensya niya. 60 to 65 kilometers pagkakalam ko eh. Ang
diferensya ng layo. Pero yung takbuhan mo naman sa ahon, pagka ganito mabigat, matagal. Kasi sobrang bigat ng load ko. Yan, diretso 17. Dito ko dadaan sa kabila. Maraming dumadaan din dito ng mga truck driver, lalo yung ibang company. Meron kasing company na ayaw nila magpadaan sa 17. Kasi nga naman yung fuel consumption dyan, pagka mabigat, malakas. So, dito lang, dito sila dumadaan sa 11, Highway 11 ng Ontario. Signal. So, dito na ako sa Hearst, Ontario. So, ganito pa update sa weather ngayon dito. Makulimlim, maulan, at mahangin. Baba ng ulap. Parang hapon na. Forecast kasi ngayong hapon ng windstorm, 90 kilometers per hour wind gust. So forecast ng weather ngayon. So sana magbalik. Next day. Dito sa North Bay, sa kaliwa yung mga truck habang lumulusong kasi yung runway nasa gitna. Nandiyan na, sa kaliwa. So dito, paglusong na paglusong mo, stop light agad. Kailangan aware. Diretso na yan, punta Montreal. Itong Toronto, diretso lang. So almost 3 hours na lang nasa delivery na ako. Siguro makakarating ako doon mga 10 to 11. Huwag lang may traffic kasi mag-misan lagi traffic dyan sa 400 to 401. Yan, papasok na yan.
Ontario. Wala nang almost half an hour sa Toronto. Ayan, maganda na yung weather dito ngayon. Walang hangin, maaraw. Magandang ulap. So, sana tuloy-tuloy. So, di-deliver ko lang to. Then, kunin ko na yung loaded trailer ko. Meron na akong load, reload. And, go back home. So, yun. Shoutout nga pala kay Sean Guevara, si Batang Pinoy. Nakausap ko siya kasi kanina. Nakasalubong ko siya. At si Clint Ilacad ng Highlight. Yan. At saka sa mga Pinoy na truck driver dito sa Concord, Ontario. At buong Ontario. Di sa sina Kuya Tony na nasa Jody Transport. Yan. Shout out sa inyo. Keep safe. Ingat lagi sa biyahe. Yan. Si Sean, kausap ko lang kanina. Katim niya yung father niya, yung papunta raw sila ng BC. So, ingat-ingat kayong mag-ama sa biyahe. So, hindi ko siya napansin kanina. Nakita lang niya ako, tinawagan niya ako. Kaya nagkausap kami. Ito yung mga on-road dito sa Ontario. Truck stop at saka yan, mga kainan. Parang sa ano lang, sa expressway sa Pilipinas. Yung mga stopover, mga motorista. Safe and keep on trucking.